Magandang gabi sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas, Low Corner is back to share our little knowledge on our laws, to educate our countrymen about our basic and yet very important laws. Ito inahandog sa ating sambayan ng Pilipino, ang edukasyon na to ng Limbas Marangal Eagles Club, where I am a member, nakasali naman sa Eastern Rizal Region 2, na dati naman kaming membro sa NCR 10. Alright, ano yung topic? Barangay na naman. Kung nakaraang gabi barangay yung isyo, ito na naman tumawag, bago lang, nag-message, ito lang. Tungkol na naman sa barangay. Okay lang naman na sa barangay kasi pinagkakasundo nga itong dalawa. Pero itong nagbigay ng message ay itong mayroong utang. Ang utang naman niya ay 200,000. Eh bay, dapat bayaran lang, right? 200,000 pesos bayaran. Kaya lang ang diferensya ay ganito. Noong nagharap-harap na sa lupon ng barangay, eh, di umano lang kasi we're not sure, pinasa lang naman. Eh, pinadala lang yung message. Di umano, pinipilit yung respondent na bayaran. Okay? Eh, dapat lang naman talagang bayaran yung utang mo. Kaya lang, paano pinipilit? Siyempre, ini-intimidate or may pananakot. Kailangan bayaran mo na. Ito, kailangan pumirma ka na. At ang ipangbayad mo sa 200,000 mong utang ay itong portion ng lupa mo. Wow! Ito yun. Di umano, napilitan. Kaya pumirma. Oh my goodness. Eh, sabi ko, ba't naman pumirma? Kung totoong kung pinilit, eh, bakit naman pumirma? Pero actually, yun yung isang mga dahilan. Bakit napipilitang pumirma itong tao sa harapan ng lupo ng barangay? Kasi hindi nga nila alam ano talaga ang trabaho ng lupon ng barangay. Eh, ang trabaho ng lupon ng barangay sa bansang ito, ayon sa Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991, specifically yung tinatawag na katarungang pangbarangay law, eh hindi naman pipilitin ng barangay pagkakasunduin. Kusang loob na magkasundo ang nagreklamo at ang inireklamo. Ikaso itong lupo ng barangay, nakikialam na hindi. Itong portion ng lupa na ito, ito yung pangbayad sa utang mong 200,000. Well, hindi dapat gawin ng isang barangay yon. Huwag pilitin. Kaya, nag-message agad sa akin. Ay sabi ko, ba't ka naman pumayag? Ba't ka naman pumirma? Ba't kaya pumirma? Well, isa sa mga dahilan bakit pumirma, yun nga, hindi naman alam ng at marami sa ating mamamayan kung ano talaga ang mga batas tungkulin dito. Kaya ito paulit-ulit na namin dinidiscuss itong topic na ito. Kaya lang specific topic na ito na pinilit papirmahin, nakasunduan, na itong portion ng lupa mo, ito yung pangbayad sa utang mong 200,000. Aba, lupo ng barangay, foul yan. Kung baga sa basketball, foul. Wala kayong karapatan. Kahit nga sa hukuman, hindi naman pipilitin ang hukuman. Magpresenta lang kayo ng ebidensya. Eh kung sino ang nararapat, yun ang manalo. Isa barangay, hindi naman magpresenta ng ebidensya at ang nararapat siyang manalo. Hindi. Pagkakasunduin lamang. Kaso itong nangyari ito, napilitan lang. So, hindi talaga nagkakasundo. Napipilitan lang. So, ngayon, mga kababayan, sambayan ng Pilipino, alam nyo na ito, naulit na naman namin. Kung alam nyo yan, madaling sabihin ay Ginoong Barangay Chairman, Punong Barangay, wala namang kayong kapangyarihan na pilitin ako. Ang kapangyarihan nyo lang ay pagkasunduin kami.
At kung hindi kami magkasundo, ay bay, nasa sa iyo na yan. Magbigay ka ng certificate to file action na kami hindi nagkasundo at bahala na sila dumulog sa hukuman magsampa ng kaso laban sa akin for what? Collection o basa mo money? E 200,000 nga lang ito eh. Small claims lang ito na isasampa sa Metropolitan Trial Court or Municipal Trial Court. Ito, Municipal Trial Court ito kasi hindi naman ito sa Metro Manila na nagpadala ng message sa akin. Kakilala ko naman. Kakilala ko. Eh, sinagot ko pa nga ng hindi maganda. Sabi ko, nako, ba't ganun? Ba't pumirma? Alright. Okay, sana nakatulong na naman ang the Fraternal Order of Eagles sa Philippine Eagles Incorporated sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club ng Eastern Rizal Region 2. Namula sa NCR 10. Alright, so maraming salamat, magandang gabi sa lahat.